Mayroong dalawang anak ang pamilyang Gustavo. Ngunit isa sa kanila ay ampun lang ng kanilang mga magulang. Lumaki sa Amerika si Daphne, samantalang lumaki naman sa poder ng mag-asawa ang kanilang ampon na si Jacob. Umuwi ang dalaga sa kanilang probinsya nang mamatay ang kanyang magulang. Nagulat na lamang siya nang malaman na pinamana ng dalawang matanda ang malawak na lupain sa ampon nitong si Jacob. No, this can't be. Paano ito nagawa sa akin ng sarili kong mga magulang? Paano nila binigay sa lalaking yan ang lupain kung ampon lamang siya ng magulang ko? Hysterical na wika ni Daphne at dinuro-duro si Jacob na tahimik lamang sa isang tabi. Miss Daphne, calm down. Hindi tayo matatapos nito kapag mainit ang ulo mo. Saad naman ang abogado. No, I won't accept this. Dadaan muna sa palad ko ang lalaking yan bago niya makuha ang pamana na dapat ay nasa akin. How dare you? Hindi ka naman totoong Gustavo. Sa galit ni Daphne, ay pinunit nito ang hawak na papel sa harapan ng kalmadong si Jacob. Kaagad itong nag-walk out at malakpasan ang sundan ng abogado ngunit tumikim ang binata. Hayaan na muna natin siya, attorney. Alam kong nasasaktan siya sa pagkawala ng magulang niya. Tapos, mawawalan pa siya ng lupa. Tipid na wika nito. Pero iho, lupa lang naman ang nasa iyo. Ang bahay, negosyo, at iba pang meron ng mag-asawa ay nasa kanya na. Masyado siyang gahaman pagdating sa ganitong bagay. Let her be, attorney. Sa oras na maayos ko na ang nabili kong lupa sa kabilang bayan, ay aalis na rin po ako agad dito. Kung ayaw talaga ni Miss Daphne na ibigay ang lupang ito, ay ibabalik ko ito sa pangalan ng mga magulang niya. Pero, huwag na po kayong kumontra, attorney. Ayoko rin naman po ng gulo. Hindi ko kasi alam na mabagsik pala ang anak ang meron ng nanay-nanayan at tatay-tatayan ko. Biro na lamang ng binata. Bumuga ng hangin ang matandang abogado at awang-awa siya sa binata. You're a good man, iho. Naalala ko pa dati, sa kasada ka lang namin nakita ng amo ko. Hindi siya nag-atubilin na ampunin ka at pag-aralin. Hindi mo rin sinayang ang opportunity at nagpakabait ka sa kanila. Look at you now. Isa ka ng mayamang professor sa lugar natin. Yun nga lang, ay minalas ka rin dahil dragon pa lang anak nung umampun sa'yo. Tumawa ng tipid ang binata at huminga ng malalim. Hindi po ako malas, attorney. Noon pa man, ay sinabi na sa akin ng nanay at tatay na may anak sila sa Amerika. Hindi rin sila nagkulang sa pagpapaalala sa akin na darating daw ang araw na uuwi ang kanilang spoiled na anak at kailangan ko itong paghandaan dahil may tinatago raw itong ugali. But what can I see is, mukhang kaya ko naman ang ugali niya. Basta huwag ko lang kalimutan ang sinabi ng tatay. Ang mga lalaki ay kailangan magpakumbaba upang hindi magalit ang babae. Nako, kalokohan yan. Yan talaga ang sasabihin ng amo ko sa'yo dahil ganyan siya sa babae kong amo. O siya, suyuin mo na lang ang anak ng amo natin at baka makuha sa karisma mong kakaiba. Gwapo at mayaman ka naman. At maganda rin naman si Miss Daphne. Malay mo, kayo pala talagang nakatakda. Tumawa muli si Jacob, ngunit di nawala ang matamis nitong ngiti. Magkakagusto kaya yun si isang tulad ko, attorney? Isa lang naman akong hamak na batang kali noon. Binihisan at pinaaral lang mga magulang niya. Pero sige po, susuyuin ko po muna siya para naman wala ng gulo. Tumawa na rin ang matanda at tinapik ang balikat ni Jacob. I know you can do it, iho. You're a good man. Kaya mo ito. Nagpaalam na ang abogado at may kliyente para itong pupuntahan. Huminga na lamang ng malalim si Jacob dahil alam niyang malaking problema ang kanyang kinakaharap, lalo pa at hindi niya naman nasunod ang apelyido ng mayamang mag-asawa. Nay, tay,
Ano po ba ang ibig ninyong sabihin? Bakit po sa akin ninyo ipinangalan ang malawak ninyong lupain? Mabuti sana kung kalahati lamang ang sa akin nun at sa magandang anak ninyo ang kalahati. Pero hindi. Nakakatakot pa naman pala ang anak ninyo. Mabuti na lamang po at maganda siya. Bulong ni Jacob at kasabay nito ay ang pagtulo ng kanyang mga luhas sa mga mata. Naalala ni Jacob ang ginawa ng mabait na mag-asawa sa kanya. Nakita lamang siya ng mga ito sa tabi ng kalsada dahil naglayas siya sa kanilang tahanan. Hindi siya pinaaral noon ang kanyang tiyuhin at pinag-aararo lamang ng lupa. Hindi na niya natiis, kaya lumayas siya at doon niya nakilala ang mag-asawa. Nagpakabait si Jacob sa mga ito hanggang sa nagtapos siya ng pag-aaral. Ngunit sa ilang taon ng pamamalagi ni Jacob sa mayamang mag-asawa, ay hindi niya nakita ni isang beses na umuwi ang anak nito si Daphne. Tanging larawan lamang ang hawak ng mag-asawa. At minsan na rin niyang nakikitang umiiyak ang mga ito dahil miss na ang kanilang nag-iisang anak. Nakaramdam ng galit si Jacob para sa dalaga dahil natiis nitong huwag umuwi at magpakasaya lang sa Amerika. Tumayo ang binata at kumuha ng maiinom. Nilibot niya ang buong paningin sa tahimik na mansyon. I guess, wala namang pakialam ang anak ninyo sa mansyon na eh. Tay, sayang lang at wala na kayo. Hindi ninyo makikita kung gaano kaganda ang anak ninyo si Daphne. Kaso, ang maldita po. Tipid ng ngiting wika niya. Maya-maya pa ay mag-isang uminom ng alak si Jacob at hindi na pumasok sa kanyang klase. Nagpaalam na lamang siyang maimportanteng gagawin upang hindi na makabalik sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Gabi na nang maramdaman ng binata na lasing na siya. Ngunit nasa mabuting pag-iisip pa naman siya at alam niya ang lahat ng ginagawa niya. Nasa huling baso na si Jacob noon nang bumukas ang pinto at iniluwa doon ang magandang si Daphne. Biglang nagtagpo ang kilay ng dalaga nang makita siya. Ngunit gumiti lamang si Jacob dito. Hi, kumain ka na ba? Tipid na tanong ng binata. Who cares kung kumain na ako? Kahit magulang ko nga hindi nagtanong sa akin ng ganyan eh. Ikaw pa kayang ampun lang? Whoa, wait lang Miss Daphne ha. Pero sumusobra ka naman yata. Respeto naman sa mga magulang mo na mayapa na. Nagtatanong lang naman ako kung kumain ka na ba. Oo at hindi lang naman ang kailangan kong sagot eh. Pakialam mo ba ha? You know what? You should know your place. Or better yet, bumalik ka na kung saang lupalop ka man nakita ng mga magulang ko. At please lang, leave me alone. Pinaaral at binihisan ka naman na ng mga magulang ko, di ba? May kulang pa ba? Tila sinampal ng katotohanan si Jacob at hindi nakasagot. Tagos na tagos sa kanyang puso't isipan ang mga katagang lumalabas sa bibig ng dalaga. Hindi niya alam ngunit sobra siyang nasaktan at hindi napigilan ang sarili na mapaupo at hinayaan ang sarili na mapaiyak. Tila nagising naman si Daphne at napatigil ang galit ng makitang umiiyak sa kanyang harapan ang gwapong si Jacob. Akala mo ba madali rin sa akin to Daphne? Akala mo ba masaya akong nangyayari ito sa akin? Wala naman akong alam na sa akin pala ipapamana ang lupain ng mga magulang mo. Wala naman akong ibang pinangarap, kundi ang makapagtapos at maibalik sa kanilang lahat ng sakripisyo nila sa akin. Sa katunayan nga, ako pa nga dapat ang magalit sa iyo eh. Ilang taon na akong narito sa inyo. Pero ni isang beses ay hindi mo binisita ang mga magulang mo. Ako ang dahilan kung bakit nawawala ang lungkot nila sa tuwing miss na miss ka na nila Daphne. Tapos ngayon, babalik ka upang kunin lahat ng meron sila? Wala kang alam, Jacob. At wala akong balak na ipaalam sa iyo ang rason na hawak ko. Give it back to me
at aalis rin ako sa lugar na to. Napaiwas ng tingin si Daphne at pinigilan ang sariling umiyak. Miss na rin niya ang mga magulang. Ngunit ayaw niya namang umuwi dahil wala pa siyang napapatunayan sa mga ito. Whatever your reason is, wala akong pakialam. Isa lang alam ko, Miss Daphne. Ipaglalaban ko ang pamana na binigay sa akin ng mga magulang mo. Too bad. Hatila anak ata ang turing nila sa akin. Dahil sa akin nila ibinigay ang lupain na dapat ay sa'yo. Biglang bumagsik ang tingin ng dalaga at galit nang umiti. We'll see about that, Mr. Professor. Dahil hindi rin ako magpapatalo sa'yo. Sa katunayan nga, may nakita na akong attorney upang tulungan ako. Well, go on then, Miss Daphne. Hindi kita pipigilan. Galit na pumasok ng silid ang dalaga at naiwan naman sa sala si Jacob. Napailing na lamang ang binata dahil wala naman talaga siyang balak na makipaglaban sa anak ng mabubuting kumupkup sa kanya. Ngunit may nagsasabi sa kanyang isip na huwag munang ibigay ang lupa upang makasama pa ng matagal-tagal ang dalaga. Naloko na. Mukhang tinamaan yata ako sa babaeng yun. Sa ganda niyang yun, lahat yata ng lalaki dito ay magkakagusto sa kanya eh. Iling na wika ni Jacob at nagbukas muli ng mamahaling alak. Alas 12 na ng madaling araw nang matapos ng binata at nakatulog si Sala kung saan siya mag-isang umiinom. Nauuhaw din si Daphne sa oras na yun, kaya dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ngunit nagulat na lamang ang dalaga nang makitang nakahiga sa sahig si Jacob at tila lasing na lasing ito. Tingnan mong lalaking to. Iinom-inom. Tapos hindi naman pala kaya. Paano ka naging professor, mister? Saad nito at dahan-dahang lumapit kay Jacob. Hindi alam ni Daphne ang ginagawa, ngunit dahan-dahan niyang tinulungan na makahiga ng maayos si Jacob sa sofa. Ang bigat mo ha. Anong kinakain mong lalaki ka at sobrang hirap mong pahigain. Anyway, mag-enjoy ka na lang dahil malapit na mawala sa iyong lahat ng meron ka. I'm not that bad person, Jacob. Pero babawiin ko lang sa akin. Tumalikod na si Daphne at pumasok ng kusina. Hindi nito namalayan ang pagngiti ng binata dahil sa kanyang ginawa. Not bad. Mabait ka naman palang babae ka. Bulong ng isipan ni Jacob. Kinabukasan ay maagang nagising ang binata at agad nagluto ng makakain. Sakto namang nagising ng alas 8 si Daphne at natapos na rin ang binata ang kanyang pagluluto. Good morning, ma'am. Kumain na po kayo. Ngiting wika ni Jacob. Nagulat naman si Daphne ngunit hindi pinansin ang binata. Handa na po pala ang banyo para sa inyo. Alam ko kasing sira ang gripo sa kwarto ninyo kaya dito ko na sa baba hinanda ang kailangan mong gamit. Saad muli ni Jacob na ikinatigil naman ni Daphne. Walang kaalam-alam ang dalaga sa sirang gripo kaya dahan-dahan itong tiningnan ang sarili at doon niya napansin na hindi man lang pala siya nakapagbihis ng pantulog. Namumula sa hiya si Daphne at mabilis na tumakbo patungo sa banyo. Natatawa na lamang din si Jacob at naupo na lang sa harap ng pagkain. Bilisan ho ninyo, madam, at sabay na tayong kakain dito. May trabaho pa ako kaya konti na lang oras ko. Mauna ka na. Wala naman akong ibang gagawin kaya pwedeng mamaya na ako kakain. Sigaw na sagot naman ni Daphne. Napailing na lamang si Jacob at hinayaan ang dalaga na magkulong sa loob ng banyo. Isang oras ring nagkulong si Daphne sa loob, kaya umalis na ang binata at hindi ito hinintay. Nang maramdaman naman ni Daphne na nag-iisa na lamang siya, ay mabilis siyang naligo at lihim na nagpapasalamat na mayroong malinis na tuwalya sa loob ng banyo. Not bad. He's gentleman after all. Bulong ni Daphne at mabilis na tumakbo papunta sa kanyang silid. Mabilis na lumipas ang oras. At nalaman na lamang ng dalaga na dumating na galing trabaho si Jacob.
Mabilis na tumakbo papasok ng kwarto si Daphne dahil nahihiya siya sa binata. Ngunit hindi pa man siya nakakaupo ng matagal sa kama ay bigla na lamang siyang tinawag ni Jacob sa labas. Hey, gising ka pa ba? May dala akong merienda. Baka nakugutom ka kaya sabayan mo na akong kumain. Malumanay na wika ni Jacob sa labas ng kanyang kwarto. Hindi ko kailangan ng merienda. Aalis rin ako kayo, kumain ka nalang mag-isa dyan. Sagot ni Daphne. Hindi pa man lumagpas ang isang minuto, ay bigla na lamang bumukas ang pinto at iniluwa doon si Jacob. You're going somewhere? Saan? Baka kailangan mo ng driver. Hindi ka mahala ng sasakyan ko pero I can assure you na safe ka doon. Ha? At sino may sabi sa'yo na basta-basta ka nilang pumasok sa kwarto ko, ha? Napatayo sa gulat si Daphne at masamang tinitigan ang binata. Oh, chill, Daph. Ako ang tagalinis ng kwarto mong ito, kaya labas-masok ako dito. Pero, teka, saan ka ba talaga pupunta? Who cares? Tatay ba kita? Nope. Pero magagabi na kasi Daphne eh. Ayokong umalis ka ng ganitong oras. Lalo pa't nasa probinsya tayo. Hindi mo kilala ang mga tao rito. Nagpapatawa ka ba? My parents live here. Kaya kilala nila ako. At isa pa, attorney ang kikitain ko dahil pag-uusapan namin kung paano babawiin sa iyong lupa. Nagsasayang ka lang ng oras mo, Daphne. Dahil hindi ko pa rin ibibigay sa iyong lupa. Kibit balikat na tumalikod si Jacob at pumunta sa sala. Inis namang sumunod rito ang dalaga at kinuha ang unan at saka binato kay Jacob. You'll see, young man. Makikita mo kung sino ang kinakalaban mo. Much better wag ka nalang lumaban para hindi ako tuluyang magalit sa'yo. Alam mo, kailangan mo na talagang kumain at nagiging dragon ka na. Ganyan na ganyan ang mga girlfriends ko kapag gutom. Ngunit nawawala lamang ang galit nila kapag busog na. Dahil sa sinabi ni Jacob, ay mas lalong nag-alboroto ang ilong ni Daphne sa galit. At basta na lamang nag-walk out sa harap nito. Natatawa na lamang ang binata at nagsimulang kumain ng biniling merienda. Maya-maya pa, ay lumabas muli si Daphne sa kwarto. Ngunit nakabihis na ito. At bit-bit ang maliit niyang bag. Napatayo bigla si Jacob at mabilis na uminom ng tubig. May lakad ka nga talaga. Sige na, hatid na kita. I don't need your help, Jacob. Kaya pwede ba? Umalis ka sa harap ko dahil na-iimbiyer na ako sa'yo. Dahan-dahan namang umupo si Jacob at yumuko. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Ngunit nasasaktan siya sa tuwing sasagot ng pabalang sa kanya ang dalaga. Please, umuwi ka na lang ng maaga. Ayokong nag-aalala dito, lalo pat wala na ang mga magulang natin. Mahinang wika ni Jacob na ikinatigil naman ni Daphne. Hindi sumagot ang dalaga at basta na lamang lumabas ng bahay. Naiwan namang tulala si Jacob at hinilot ang sariling puso. Goodness, ano kayang pwedeng gawin sa babaeng yun para kumalma? Halangan namang ibigay ko kaagad sa kanyang lupa. Kaya di iiwan niya agad ako rito at babalik na siya ng Amerika. Kung ibigay ko kaya sa kanyang lupa, ngunit bilhin ko rin kalaunan, hindi kaya ako magiging baliw nito? Wika nito at pinikit ang mga mata. Nilamo na ng kantukan si Jacob. At hindi na malaya ng oras na lumipas. Samantalang si Daphne naman ay lihim na nagsisisi dahil napapaligiran siya ng mga bastos na lalaki sa isang bar. Bumiyahing mag-isa ang dalaga papunta sa lungsod upang makapag-isip. Ngunit takot ang kanyang nararamdaman nang makitang hindi siya tinatantana ng mga di kilalang lalaki. Naisip ng tawagan si Jacob. Ngunit naalala niyang wala pala siyang numero dito. Kaya mabilis niyang tinawagan ang abogado ng kanyang mga magulang upang mahingi ang numero ng binata.
Hindi naman siya nabigo at binigay sa kanya ang numero ni Jacob. Ilang sandali pa ay narinig na ni Daphne ang boses ni Jacob sa kabilang linya na tila inaantok pa. Jacob, si Daphne to. Please puntahan mo ako dito sa lungsod. Please hurry. At nakakatakot ang malalaki rito. Napatayo naman si Jacob nang wala sa oras at nasapupan nito ang kanyang ulo dahil sa sakit. Nasaan ka? Anong ginagawa mo dyan? Ay, don't ask me na, okay? Puntahan mo na lang ako dito sa sikat na bar. I'll send you the address. Sige. Wait for me there. At huwag kang aalis ah. And try to act normal. At saka, humakting ka rin na may kausap ka sa cellphone. Para hindi ka nilalapitan. Okay, fine. Oh my goodness. Please hurry. Sobrang nakakatakot ang tingin nila sa akin. Okay, ganito na lang. Huwag mo nalang ibababa ang tawag. I'm coming. Mabilis ang naging galaw ng binata at pinasibat ka agad ang sasakyan papunta sa lungsod. Malakas ang kabog ng dibdib ni Jacob sa oras na yun. Galit at takot ang kanyang nararamdaman dahil nakuha pang bumiyahe ni Daphne sa lugar na hindi siya pamilyar. Maya-maya pa ay narating ni Jacob ang bar kung nasaan si Daphne. Mabilis niyang nahanap ang dalaga at agad nilapitan. Oh, there you are, babe. Tara na sa bahay. Doon na tayo mag-usap. Ngiting wika ni Jacob na siyang labis na ipinagtaka ng dalaga. What are you saying? Bulong ni Daphne. Please, sumabay ka na. They're watching. Bulong rin ang binata at sinulya pa ng mga kalalakihan na nakatingin sa kanila. Kaagad namang nakuha ni Daphne ang ibig sabihin ni Jacob, kaya mabilis siyang yumakap dito. Oh, baby, I'm sorry. Uwi na tayo? Hindi na ako galit. Nagulat naman si Jacob, ngunit napangiti na lamang at niyakap din ng dalaga. It feels so good, babe. Pero sa bahay na natin 'to ipagpatuloy. Nakakahiya sa mga tao dito. Fine, let's go, baby. Hawak kamay na lumabas ang dalawa sa bar hanggang sa makapasok sila sa kotse ni Jacob. Nakahinga naman ang maluwag si Daphne at pinikit ang mga mata. Thanks, Jacob. Mabuti na lang talaga at gising ka pa. You're wrong. Tulog na ako nang tumawag ka. Anong nakain mo at kailangan mo pang lumuwas ng syudad, ha? May bar naman malapit sa bahay mo, ah. Aba, wait lang po, tatay, ha? Nagpaalam naman ako sa'yo na may kikitain akong attorney, hindi ba? Oh, nasaan na ba? Bakit hindi ko siya nakita kanina, Aber? Natigilan naman si Daphne at napaiwas ng tingin. Hindi kasi sumipot ang babaeng attorney, kaya mag-isa siya sa bar. Never mind. Salamat pa rin sa tulong mo. Saad na lamang ni Daphne. Humanap ka na lang ng ibang abogado. Huwag kang mag-stick sa abogadong hindi iniisip ang kapakanan mo. Seryosong wika ni Jacob at pinaandar na ang kotse. Hindi na lamang nagsalita si Daphne at baka kung ano pang masabi niya sa binata. Kailangan niyang pigilan ang kamalditahan sa oras na yun dahil sinalba siya ni Jacob sa mga bastos na lalaki. Pagdating sa bahay ay walang imik na pumasok ng kwarto si Jacob. Hinayaan na lamang ito ni Daphne dahil pagod rin siya sa buong biyahe. Kinabukasan ay maagang nagising si Daphne upang bumawi sana kay Jacob. Magluluto sana siya ng agahan, ngunit nakita na lamang niyang may nakahanda ng pagkain sa ibabaw ng mesa at may kasama pang sulat kamay. Maaga akong umalis dahil may gagawin pa ako sa faculty. Ako nang maghahanap ng abogado para sa'yo. I'll make sure na magaling ito para hindi ka na maghanap ng iba. Saad sa sulat na ikinairap naman ni Daphne. Eddie, ikaw na. Makatulog na nga ulit. Bulong nito at pumasok muli ng kwarto. Buong araw na nagmukmuk si Daphne sa kanyang kwarto
At buong araw ring nasa trabaho si Jacob habang naghahanap ng magaling na abogado. Hindi naman nabigo si Jacob dahil pumayag ang kanyang babaeng kaibigan na maging attorney ni Daphne. Pag-uwi ng binata, ay sinabay na niya ang abogada upang makilala ito ni Daphne. Bakit kailangan mo pang hanapan ng abogada ang kalaban mo, mate? Mas mabuti nga kung wala siyang abogada eh. Para sure na sa'yo mapupunta ang lupa. Uwi ka ng babae at napailing pa. You know I can't do that. Siya pa rin ang unikaihan ng dalawang importanteng taong kumukup sa akin. Kung ganun, ibigay mo na lang sa kanyang lupa. I can't do that too. Baka umalisin siya kaagad kapag makuha na niya ang lupa. Napailing ang babae at huminga ng malalim. Alam mo, Jacob, tingin ko hindi na ito tungkol sa lupa eh. Feeling ko, nagtatapang-tapangan ka lang because you like her. Takot kang maiwan ditong mag-isa dahil may nararamdaman ka na sa kanya. Much better kung sasabihin mo na sa kanyang nararamdaman mo bago pa mahuli ang lahat. Alam kong torbe ka, mate. Pero hindi na yan bagay sa'yo ngayong magte-30 ka na. Inapaiwas naman ang tingin si Jacob at huminga ng malalim. Nakuha niya ang punto ng abogada. Ngunit nahihiya siyang aminin na may gusto nga siya sa malitang anak ng Gustavo. Ipakilala mo pa rin ako sa kanya, okay? We'll see kung anong magiging reaksyon niya kapag malaman ng ikaw mismo ang pumili ng abogada para sa kanya. Alam niya naman na gagawin ko to eh. Oh, really? Then, let's see. Kinakabahan si Jacob nang makarating sa mansyon. Alam niyang nasa loob lamang ang dalaga dahil bukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Naks naman, para kayong mag-asawa ha. Si Mister ay nagtatrabaho. Samantalang si Mrs. ay naghihintay lang sa bahay. Biro pa ng abogada na ikinailing at ikinangiti rin ni Jacob. Ang hindi alam ng dalawa ay nakatitig pala sa bintana si Daphne at nakaramdam ng selos. Huh, ang ganda ng ngiti ng mukong na to. Samantalang sa akin ay poker face lang lagi. How dare him para magdala ng bisita sa pamamahay ko? Inis na wika ni Daphne at agad naghintay sa sala. Sabay na pumasok sa loob ang dalawa at nagtatawanan pa sa isa't isa. Taas kilay namang tumayo si Daphne at tinitigan si Jacob. Hi. She's Attorney Suarez. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hahanapan kita ng magaling na abogada? She's here. Tipid ng ngiting wika ni Jacob. Sinabi ko ba sa'yong oo? Pumayag ba ako sa sinabi mo? Huwag kang panadesisyon ha, dahil hindi kita kaano-ano. Mabilis namang pumasok ng kwarto ang dalaga at naiwan namang tulala si Jacob at ang abogada. Oops! Looks like may elk yun na nagaganap rito. Uuwi na muna ako, Jacob. Good luck. Tingin ko, hindi lang basta dragon ang aamuhin mo. Biro ng babae at agad umalis ng bahay. Napailing na lamang ang binata at pumunta sa kusina. Nagluto ng hapunan si Jacob at maya-maya pa ay tinawag na niya si Daphne. Lumabas ka na dyan at kakain na tayo. May sasabihin rin ako sa'yo upang hindi ka na magalit dyan. Ayokong kumain. Sabayan mo yung bisitang dala mo. Daphne, come on. She's not here, okay? Umuwi na siya at ramdam niyang hindi ka interested sa kanya. Kaagad namang bumukas ang pinto at napaatras pa si Jacob dahil nagdidilim pa ang mukha ni Daphne. At ikaw, interesado ka? Bakit di na lang siya ang kunin mong lawyer? Hindi na nga natapos ni Daphne ang sasabihin dahil hinalikan na siya ng binata. Napatulala pa ang dalaga kahit dampi lamang ang halik na kanyang natanggap. So noisy. Ayan. Dapat tumahimik ka rin. Tara na sa kusina. May sasabihin ako sa'yo. Malumanay na wika ni Jacob at hinawakan sa kamay si Daphne. Walang imik na sumunod ang dalaga. Para siyang naglalakad sa ulap dahil unang halik niyang nangyari kahit ilang segundo lang ang halik na yun.
Umupo ka na. I'm sorry about earlier. I'm not the kiss, ha? But about the attorney. Mali ang ginawa ko. At aaminin ko yun. Huwag ka nalang maghanap ng abogado. At tatawagan ko na mamaya si attorney na ipasa sa'yo ang lupa. Napag-isip ko na masyado akong magiging unfair kung ipaglalaban ko pa ang lupang binigay sa akin ng parents mo. Nakasama ko sila ng napakaraming taon, samantalang ikaw ay hindi. I guess, sapat na yun para sa akin. And besides, may lupa naman akong binili sa kabilang bayan. Sapat na yun sa akin at sa itatayo kong negosyo. Natigilan naman si Daphne at tumitig ng seryoso sa binata. Iyan ba talaga ang rason kung bakit mo ito ipapaubaya sa akin? Of course, hindi naman ako ganun kasamang tao. Pinalaki ako ng maayos ng mga magulang mo. And I owe them a lot. Tumango si Daphne at nag-isip ng malalim. By the way, aalis ka ni rin ba kaagad kapag makuha mo na ang lupa? Paano ang ibang negosyo ng parents mo? Etong bahay, nakapangalan to sa'yo, hindi ba? Tanong ni Jacob na siyang ikinailing naman ng dalaga. Siguro hindi. Wala na ang parents ko. Kaya wala nang saysay kung mananatili ako sa Amerika. Kaya lang naman ako nagpunta doon upang patunayan sa kanila na kaya ko mamuhay ng mag-isa na walang tulong galing sa kanila. Nag-aaral at nagtatrabaho ako doon kahit alam kong kaya naman ng mga magulang kong paghalalin ako. And don't mind me asking, ha? Pero nag-away ba kayo ng parents mo? Sort of. Spoiled ako noon sa daddy ko. Nagalit si mommy dahil wala raw akong magandang future kapag hindi ko maranasan ang maghirap. Kaya nagdesisyon ako makitira sa uncle ko, sa Amerika. Wala akong tinanggap ni piso o dolyar galing sa kanila. Nakaramdam ng awa si Jacob at nilapitan si Daphne sa bayakap dito. Tila nakaramdam naman ng lungkot at awa sa sarili si Daphne, kaya napaiyak na ito. Hinayaan lamang ni Jacob na umiyak sa kanyang dibdib ang dalaga upang gumaan ang pakiramdam nito. Maya-maya pa ay nagsimula na silang kumain at walang ni isang nagsasalita sa kanila. Nang matapos silang kumain, ay tumayo na si Daphne upang maghugas. Ako nang bahala sa lahat, Daphne. Matulog ka lang sa kwarto mo. At asahan mong bukas, darating rito ang abogado ng mga magulang mo upang ibigay sa'yo ang titulo ng lupa. Ngiting wika ni Jacob. Napatigil naman si Daphne ngunit tumango na lamang. Good night, Jacob. Thank you. Tumango ang binata at nagsimula ng magligpit ng pinagkainan. Umalis na rin si Daphne at pumasok sa kanyang silid. Naiwan namang mag-isa ang binata at nakaramdam ng lungkot sa katahimikan ng buong bahay. I guess this is it. Hindi man siya aalis ay ako naman ang aalis rito. Bahay niya to in the first place. Bulong ng binata at malungkot na tinapos ang gawain bago pumasok sa kwarto. Matapos makaligo ay tinawagan na nito ang abogado at nagulat pa ang lalaki sa sinabi ni Jacob. Ganun pa man, walang nagawa ang abogado kundi sundin ang utos ng binata. Kinabukasan ay nasa mansyon na nga ng Gustavo ang abogado. Tuwang-tuwa si Daphne nang mahawakan ang titulo ng lupa at napayakap pa ito kay Jacob. Thank you, Jacob. Sobrang saya ko at sa wakas, nasa akin ang titulo ng lupang sinilangan ko. Salamat rin po, attorney. Walang anuman, iha. O siya, aalis na ako. Kayo nang mag-usap ni Jacob kung anong plano ninyong dalawa. Plano ho? Nauutal si Daphne dahil hindi niya iyon naisip. Masaya siyang mahawakan ng titulo. Ngunit hindi niya naisip ang susunod na hakbang para sa kanila ng binata. Yes. O sige, aalis na ako. Congratulations, Miss Daphne. At nasa iyo na ang lupa ng mga magulang mo. Jacob, aalis na ako, ha. Mag-usap na muna kayo. Tumango naman si Jacob at kumuha ng tubig.
Nakaalis ng matandang abogado at naiwan naman silang walang imik ni Daphne. So, congrats. I mean it. Masaya ako makita kang masaya. Bukas pala mismo ay aalis na ako rito. This is not my house anyway. Salamat at bumalik ka na rito kahit wala na ang parents mo. Huwag mo sanang pababayaan ang negosyo, lupain, at bahay ng mga magulang mo. Seryosong wika ni Jacob. What? You're leaving? Saan ka pupunta? May bahay ka ba? Inakaramdam ng panghihinayang si Daphne, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Wala pa. Pero marami namang paupahan na kwarto malapit sa university kung saan ako nagtuturo. Maybe this is our destiny. Tumayo na si Jacob upang pumasok sa kanyang kwarto nang bigla siyang harangin ni Daphne sa daan. No, I won't let you go. Wala naman akong sinabi na aalis ka sa bahay na to. Kahit sa akin ito ipinangalan, dito ka pa rin lumaki. Stay. Please stay, Jacob. Wala akong alam rito. Biglang umaliwalas ang mukha ng binata at unti-unting napangiti. Talaga? Yan lang ba talaga ang rason mo kung bakit hindi mo ako paaalisin? What? Of course. Ano ka ba? Pero bago pa man sumagot si Jacob, ay hinawakan na nito ang bewang ni Daphne at diniin sa kanyang katawan. Too bad, babe, dahil hindi pala tayo parehas ng nararamdaman. Gusto mo bang malaman kung anong nararamdaman ko? Gulong pa ng binata na ikinapulan ang mukha ni Daphne. Hindi sumagot ang dalaga kaya unti-unting inilapit ni Jacob ang mukha nito sa kanyang mukha. Ilang segundo pa ay naglapat na nga ang kanilang mga ilong at napapikit na si Daphne. Gusto kita. Gustong-gusto kita, Daphne. Ang totoo niyan, wala akong balak na kalabanin ka. Ngunit natatakot naman akong umalis ka kapag makuha mo na ang lupa agad. Ngayong alam ko nang hindi ka aalis. Nais kong malaman mong gusto kita. Kahit noon pa man ay gusto na kita. Kahit larawan lamang nakikita ko sa'yo, ay binigyan mo na ng kakaibang pintig ang puso ko. Jacob, it took too much. Can you please kiss me now? Tanging sagot ng dalaga sa mahabang lintaya ni Jacob. Napangiti na lamang ang binata at hinalikan sa labi si Daphne. Noong una ay banayad lamang ang kanilang halik. Ngunit kalaunan ay naging mapusok na ang bawat galaw ng kanilang labi. Lalo na nang isinabit ni Daphne ang kanyang dalawang kamay sa liig ni Jacob. We should stop this. Hindi pa kita nililigawan. Pero nahalikan na kita. Bulong ni Jacob at inilayo ang labi sa dalaga. Is that really necessary? I like you too, Jacob. Parehas lang tayo ng nararamdaman. Yes, pero hindi pa rin ito tama. Haliligawan na muna kita at magpapaalam ako sa mga magulang mo. And they trust me, baby. And I won't break it. Napangiti na lamang si Daphne at niyakap ka agad ang binata. Walang duda. Sa tingin ko ay alam na ng mga magulang ko na mangyayari ito. They like you to be my partner, Jacob. At palabas lamang nila ang tungkol sa lupa upang mapilitan akong kilalanin ka. You're a good man, Jacob. At hindi ka gahaman sa kayamanan ng meron ng mga magulang ko. I love you, and I want to be your wife forever. Matamis na napangiti si Jacob sa narinig. Niyakap niya si Daphne at siniil ng halik. Sorry, I really can't help it. Ang kissable kasi ng lips mo eh. Sabay namang natawa ang dalawa at niyakap muli ang isa't isa. Magaan ang pakiramdam ni Daphne sa gabing iyon, lalo pa't kasama niya sa iisang kwatong lalaking kanyang iniibig. Bilib na bilib siya kay Jacob dahil niyakap lamang siya nito buong gabi. Kinabukasan
ay sabay nilang pinuntahan ang negosyo at lupain ng mga magulang ni Daphne. Napag-isip-isip ni Daphne na may alam si Jacob sa pasikot-sikot sa negosyo pati na sa lupain. Kaya hinayaan niya ang binata na mamahala sa lahat ng ari-ari ang meron siya. Ilang taon ang lumipas ay ikinasal na rin sila sa simbahan kasama ang ilang malalapit sa kanilang puso. Binayayaan rin sila ng isang magandang supling na pinangalanan nilang Daphnea. Nagpapasalamat na lamang si Jacob dahil naging asawa niya ang babaeng unang inibig. Dragon man ang ugali nito, mamuna man ang puso ng maganda niyang asawa. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod na storya. Thanks for watching!